Grabe ka, abog! Naunsa naman eh! Joker, tawahan na. What is up guys? It's your boy, JG Moto. Ayan guys, ay papunta tayo ngayon sa Isulan Town. So nandito tayo ngayon sa New Pangasinan. At ang ating pupuntahan ngayon ay magwe-withdraw tayo ng pera, alright? Para sa ating house renovation. So, ayun, ang plano natin ngayon ay bibili tayo ng 10 sako ng semento at saka siguro 200 pieces na cement hollow blocks, I mean. So, ayun guys, ang plano natin sa ating house renovation, sa dadahan-dahanan lang natin na i-renovate ang ating aming bahay. Para mabago naman, no? Meron yun tayong investment na tinatawag. So kanina guys, pumunta kami sa Motor Trade para i-cash na natin itong ating CT100. So na-cash na ito guys, at malaya na tayong gamitin siya, no? Kung anong gusto nating i-upgrade, kasi nga atin na itong motorsiklo, alright? So ngayon, ang second na investment natin ay ang pag-renovate ng ating aming bahay. Alright. So, let's go guys. Punta na tayo sa town at mag-withdraw. At saka pagbayad ko ng pera guys ay ipapadeliver ko sa aming bahay yung 10 cement. At bumili rin ako ng tatlong yung bakal, kabilya, kung sa akoan pa. Yung nilalagyan ng yung nilalagay na bakal sa hollow block, at saka magpapaload ako ng lupa na panghalo sa semento. Alright, so punta na tayo ngayon guys, at nandito na tayo ngayon sa Porok 7, Isulan Sultan Tudrad. And guys, kung hindi pa kayo nakapasubscribe sa ating YouTube channel, pindutin lamang ang namumulang subscribe button dyan, at yung bell para peaceful tayo. Alright, so let's go. Alright, magpapagas muna tayo. Magpapagas. Alrighty. So ayun guys, no? Sa lahat ng makikita sa akin, tandaan nyo lamang itong aking helmet at aking motorsiklo. Kapag makikita nyo ako sa daan, may free sticker ka. Alright. Okay. Basta na muna guys, at konti lang mamaya ako guys. Malaki na natin, right? Yes.
Alright guys, nasa isulo na tayo, isulad tao na tayo. So mag-shortcut lang tayo para ka-withdraw. Magkatapos ay mag-usalat tayo. Okay. Alright guys, nakabidro na tayo. So, direct na lang tayo sa ating pumuntahan na yun. Ang saan ay magbubayad tayo. Magbubayad. Magbubayad tayo ng worth of 2,000 plus. Bawal na tayo guys. Pabalik pala, pabalik. Grabe ka abog! Gawin sa naman eh! Ah! Grabe! Ah! Ah! No! Kirtawahan na! Itong kwante, napadeliver ka gina. Napadeliver ka gina. Kung sa kay Sigunla. Sa niyo Pangasinan. Ito ka gina ba itong napareserve? Alright guys, tapos ng ating mission ngayon. At nakapag-deliver na tayo sa ayun, hardware. Alright. Dito tayo ngayon sa Borok 7. Alright. Dati ay dito kami nagja-jogging every alas 4 ng umaga. Nagja-jogging kami kasama yung mga barkada hanggang sa isulan taon. So pagbabalik ay hindi na namin kayang tumakbo o mag-jogging. Ay, nagsasakay na lang kami sa tricycle. Alright. So, masaya, masaya. Masaya yung dating ginagawa namin dito. So, ngayon ay hindi na namin nagagawa kasi nga ang isa't isa ay meron ng mga pamilya, meron ng trabaho. Ayan, ay wala na. Tapos, dito banda ay maraming mga isda. Sa ilog, ginagawa namin ay namimingwit kami dito banda dati. Kasama ko si lola ko or si lolo ko na namimingwit ng mga isda. Si dati ay dito kami namimingwit. Diba makita ko lang. Alright, ang tawag sa bridge na to ay Kalipa Bridge. Alright. Dati, dito kami na namimingwit. Tapos
nangunguha ng shell sa Ilonggo ay agihis. Tapos nangunguha ng kangkong para kainin. So yun, masaya ang experience dito. At dito sa ilalim, nangunguha kami ng mga isda na yung pumapasok sa ilalim ng lupa. Ano yun? Yung milk, ano yun? Haluan, haluan, pantat or catfish, yun. Yun yung hinuhuli namin sa ilalim. Tapos, mga shells or tinatawag nating agihis. Ang lugar na to guys ay Kalipa. Kalipa, yung Pangasinan. Right? Alright guys, since kagabi lang tayo umuwi dito, ay ipapasyal ko kayo kung saan kami namamasyal dati ng mga kabarkada ko o ng mga kaibigan ko. So dati dito ay dito kami nanguha ng mangga sa lugar na to. At yun yung mangga na kinukunan namin, tapos nilalagay namin sa yung bao na mayroong tire. Kita nyo yan guys, yung bao na mayroong tire, tapos tusukan mo ng stick para tulakin mo yun. Tapos dito kami nanguha ng pawayan para gawing sulput yung baribarilan. Right, dito kami nagdunaka dati, banding with kaburks. Right, tapos doon ay nangunguha kami ng gagamba kapag gabi doon sa Afrikanan. Dati meron itong mga kamaisan. Kalimutan ko na ang tawag sa lugar na to, basta mayroong tawag sa lugar na to. Doon kami nanguha ng mangga na kawayan para gawing baril, baril-barilan yung nilalagyan ng papel para maging itama mo sa mga kalaro mo. Tapos dito banda, dito kami nanguha ng niyog. Dito kami nanguha ng niyog para ibenta ng tag 3 pesos para pang taxi namin. Pang sugal o pang tix. Yung sticker. Yan. Pang billiard. Yan. Dito kami nanguha. Nangangawat. So, napakalubak ang lugar na to. At nakitang-kita nyo naman na evergreen, di ba? Nakaka-fresh ang lugar na to. This is a new Pangasinan kung saan pinanganak si Jeje Mor. Oh. Right. Tapos dito na lugar ay hindi ito pala yan dati. Mais ang nakatanim dito. Tapos dito kami nagtatanim ng mais, sampalok. Tapos dito na lugar guys, naghanap din kami dito ng gagamba. Tapos dito ko pinapakain yung aking baka, yung payat ko na baka dati, yung edad ko palang 15 years old. Dito ako nagpapakain ng baka. Kasi nga maraming damo dito eh. Fresh yung damo at mataba. Marami ng bahay dito. Dati walang bahay dyan. So yun guys, salamat sa panonood. At please like, share and subscribe. Hanggang dito kaya lang tatapusin ang vlog na to. At I hope na nag-enjoy kayo sa ating look back stories. Thank you.